Amen. At tayo po'y dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, kung saan ito po yung pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na siyang ating kaligtasan. Sama-sama po muna tayong tumayo upang tayo po'y magbigay galang salita ng ating dakilang Diyos na ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred De Assis. God bless you, beloved brother Jonathan Castro. Tayo po'y Malalangin, mamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, malapit Jesus, sa iyong matamis, sa banal na presensya, yung binuhos sa aming kalagitan. Maraming salamat, malapit Jesus, sa paglangis mo sa mga pagawitan, sa mga patutuho, sa mga awitan ng adult choir, youth choir, children's choir, higit sa lahat sa awitan ng Jesus, Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, sa pagbibigay, salamat po sa mga anak na matatapat at sa wagaran salita, mahalapin Jesus, ikaw magpala, sa ganaking lako magawa, masalamat ko sa inyo sa nung dalangin, aming ginagala, mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word, aming sinasabay lahat yan ang kaaway. I bind the work of Satan in the name of Jesus. Demons sa miliban doubts, kasaw, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalapinus. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ating pinakamalapinus. The King of Kings and the Lord of Lords. I like also to give double honor and respect to the beloved pastor, Evangelist Will D. Estrada Almeida, the end time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. I like also to acknowledge and greet the beloved in-laws of our beloved Mr. Paul, sama po natin. Magandang hapon po sa lahat po ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved choir members, mentalists, at mga webcast viewers, at sa inyo lahat, tinamahal, magandang hapon. Purihin natin yung mga Panginoon. Kindly, pakibukas sa ating banal na kasulatan na mahal. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 up to 52. Praise the Lord. Dito po sa unang mga taga-Korinto, kabanatang 15, talata ay 51 at 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. This is just a continuation sa ating what we have studied last overnight prayer. Ito'y pagtutuloy lamang natin sa ating pinag-aralan noong nakaraang Friday. Dahil alam naman po natin na we are in the end times. Amen? So it is a must for the Christian to prepare. Then the Word of God tells us what is happening in the world today. What is happening today are written in the Word of God. Yeah. It is our duty to search the Word of God. Sabi ng mga Pinon, search the Scripture for and then you know you have eternal life. Ang kaligtasan, yan po ang pinakamahalaga na bagay sa ating mga buhay. Wala na pong ibang higit pa. Hindi kaya tumbasan ng mga bagay
sa mundo ang kaligtasan natin. Pinagpala kayo dapat nakasumpong kayo ng katotohanan. Amen? Everybody say praise the Lord! Nabinasa natin, at the last trumpet, babaguhin yung ating katawan na mayroong kasiraan, papalitan ang katawan na walang kasiraan. Yan ang sinabi sa 1 Corinto 15:51-52. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ibig sabihin, hindi lahat mamamatay. Hindi lahat ng Kristiyano dadaan sa libingan. Pagtunog ng huling trumpet, pagbuhay pa tayo, hindi na tayo dadaan sa libingan. Diretso na tayo dadagitin sa mga alapaap. Diretso sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayan, sa verse 52, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. O hiwaga pala yan, o mystery. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi tayong lahat mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yan po yan. Kailan? Kailan mangyayari? Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye. Sa ilan? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Yung binasa natin sa last Friday, the threefold mystery of the rapture. Mahalaga ito, minamahal, dahil yung mensahe ng Malapinoon sa huling panahon, doon tayo magiging sakdal. We have to understand and hear the message of the hour. Mayroong message of the hour, yung huling mensahe before the rapture will take place. At ang Diyos, minamahal, magbibigay talaga ng warning sa mga pinili niya. Magbibigay ng paalala, magbibigay ng mensahe para lahat po tayo ay maging handa. Dahil kung hindi tayo maghanda, masasayang yung mga sakripisyo natin. Minamahal. So we have to be prepared. At kailangan, isa sa mga paghanda, kailangan alam natin yung mensahe ng huling kapanahunan. You have to know the message of the hour in the last days. Amen? Praise the Lord! Sa huling trumpeta, mamaya babalikan natin, what is the last trumpet that this scripture, 1 Corinthians 15:51-52, is saying about? Ano ba yung huling trumpeta na yan? Kailangan maintindihan natin mabuti at hindi natin kaya paliwanag yan sa ating sarili lamang. Let the Bible interpret itself. Hayaan natin ang salita ng Diyos magpaliwanag sa kanyang sarili. Kasi kung tayo magpapaliwanag, magkakamali tayo. Hayaan natin magpaliwanag yung gumawa ng salita na yan. Ang Diyos mismo magpapaliwanag, hindi tayo. We'll just reading the Word of God. Amen? Ito po yung mangyayari. Ito po yung mangyayari. Before, ito po yung mga mangyayari sa huling panahon na magbibigay sa atin ng warning para tayo'y maging handa. Basahin muna natin dito sa Revelation chapter 10, verses 1 up to 7.
Amen. Dito po sa aklat ng mga taga Apokalipsis, Kapitulo 10, may talatang 1 hanggang 7. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisa ng isang alapaap, at ang bahagari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas ng kanyang kamay, at itinuntong ang kanyang kanang paa sa dagat, at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig, na gaya ng leon umaangal, at pagkasigaw niya ay ang pitong kulog ay umugong. At pagkaugong ng pitong kulog ay susulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinasalita ng pitong kulog at huwag mong isulat. At anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat, sa ibabaw ng lupa, ay tinaas ang kanyang kanang kamay sa langit at isinumpayaw ang nabubuhay ng pakilanman na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroon at ng lupa at ng mga bagay na narito at ng dagat at ng mga bagay na narito na hindi nagluluwat ang panahon. Sa huling talata, kundi sa mga araw ng tinig ay ikapitong anghel, pagkamalapit nang siya'y humihip, kung makagayo'y ganap na ang hiwaga ng Diyos ay sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga lipin na mga propeta. Amen. Let us have and praise the Lord. Medyo mahaba yung binasa natin. Dito tayo tumutok sa verse 3. Kasi ito isang pangitain ni John the Beloved, one of the apostles, sa verse 3 ng binasa natin, chapter 10, at sumigaw ng malakas, ayan, na tinig, gaya ng leon na umatungal. Yung anghel sumigaw, at katulad sa verse 1, ayon sa sinasabi sa verse 1, the angel was not an ordinary angel. It is our Lord Jesus Christ manifested as the angel. Amen? Hindi po siya anghel na ordinary. Ang mahal na Pinso Kristo mismo yan. Manang kanyang anghel. Hindi natin masyadong paliwanag yan. At mayroon siyang aklat na hawak sa verse 2 na nakabukas sa kanyang kamay. Mayroon siyang hawak na aklat. At kanyang iniapak ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kaliwang paa ay sa lupa. So, binasa natin yan sa noong nakarang Friday, sa Joshua chapter 1 verse 3 sa lumang tipan. Pag sinabing umapak sa lupa, pag inaapakan ng isang tao ang isang bagay o lupa, that is a symbol of claiming. Simbolo ng pag-aangkin. Amen? Amen ba, ay na mahal? Simbolo ng pag-aangkin. Iniapak ng mahal na Pinoon ang kanyang kanang kamay, kanang paa sa dagat, ang kanang sa kaliwang paa sa lupa. Inaangkin niya yung buong sanlibutan. He's claiming. Bakit kiniklaim niya? Kasi nga, yung sanlibutan ay napunta kay Satanas. Ayon sa Lucas chapter 4, verse 6. The authority of the earth of the world was delivered to Satan when Adam and Eve transgressed at the Garden of Eden. Si Adam sa iba nagkasala, yung otoridad ng sanlibutan ay napunta kay Satanas. Yun po. Kaya, ito na nakita natin, the Lord Jesus is claiming. Kailan mayayari yon? When He comes. Sa kanyang pagbabalik, yung sa kanya, kukunin at kukunin niya. Yan ang totoong may-ari ng mundo. The creator of the heaven and earth, no other than our Lord Jesus Christ. Lahat tayo, lahat ng mundo, maging tao, ay napunta kay Satanas dahil sa kakasalanan. Pero tayo na mga nakakilala sa Malapinoon, sa totoong gawain, tayo'y tinubos
nabalik na sa tunay na may-ari ang ating Diyos na buhay. Amen? Dapat masaya tayo at maligaya tayo dahil we are already turned back to our original position. Tayo'y nasa kamay na nang nasa totoo na binalik sa ating original na kalagayan sa harapan ng Diyos. Napunta tayo sa kaaway ng Diyos kay Satanas dahil sa kasalanan. Tayo'y nawala. Nawala sa presensya ng Diyos. Ngunit ngayon, nabalik tayo sa presensya ng Diyos. Nabalik tayo sa ating original na kalagayan. Pinagpala, may otoridad galing sa ating mahal na pera. You are redeemed. Sabi naman sulatan, we are not redeemed by corruptible things. Hindi tayo tinubos sa mga bagay na sisira. We are redeemed by the blood of Jesus Christ sa banal na dugo ng ating mahal na pera. So, as a Christian, you have to rejoice and to enjoy your blessing. Dapat i-enjoy mo ang pagpapalang binigay sa'yo ng ating mahal na pera. Binalik na sa'yo ang mga pagpapala. Yung nawala sa atin nung nagkasala sa iba't Adan, binalik na. Wala na tayo sa sumpa. Wala na tayo sa curse. Wala ka na sa sumpa. Binalik ka na sa pagpapala. Kaya dapat angkinin mo yan. The blessings are yours. Nasa'yo yan. Paano mo makipaglaban? You have to fight your battles. Labanan mo gawa ng kaaway para yung territory na nawala sa'yo, ibalik ng Diyos sa'yo. Binalik niya sa'yo. Binalik na. But you have to fight for it. Kailangan paglaban mo yan. Dahil Satanas mandaraya, dinadaya tayo, inagaw yung mga pagpapala na para sa atin. Amen? Purihin ang ating malapay. No? Ayan, yun po yung ibig sabihin nung inapak yung kanang paa sa dagat, ang kaliwang paa sa lupa. Our Lord Jesus Christ claims what is legally His. Anong sa Kanya? Dapat yun ulit tayo. What is legally yours? You have to claim it. Ano yung para sa'yo? Angkinin mo yan. Nasa banal na kasulatan ang pangako sa'yo. Pangako sa atin. Threefold blessing, minamahal, nasa Biblia. Physical blessing. Diba? Physical. Dapat malulusog tayo. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Pangako ng mga Panginoon, one of the threefold blessings is physical blessing. Then ikalawa, material blessing. Material. Dapat pag Kristiyano ka, malaya ka na sa kahirapan. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Pero kadalasan dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga kawalan. Kasi sinusubok ang ating, nililinis tayo ng ating malapit ni Jesus. Pero pag nagbilang natin na maraming taon tapos nanatili tayo pa rin sa kahirapan, ibig sabihin, inaagaw ng kalaban yung ating pagpapala. Dahil ang pangako ng malapiron, 3 John, nakasulat dyan. Physical, material, and spiritual blessings. Tatlo. Malusog ka, pinagpapala ka sa mga bagay-bagay sa mundo, then spiritual, lagi mong naramdaman ang presensya ng Diyos. Amen? Mayroon kang bunga ng Espiritu Santo. Yan po ang spiritual blessings. Ang tawag sa Biblia yan, sabi ng marapin noon, I came to give you life and that you might have it more abundantly. Ako'y pumunta para kayo bigyan ng buhay at kasaganaan nito. Abundant life, ibig sabihin abundant life sa Biblia, yung bunga ng Espiritu Santo, the 9 fruit of the Spirit. Kaya na sinasabi, physical, material, ang spiritual blessings.
Yun ay pangako ng ating malapenon. At inagaw yan ng kaaway na punta tayo sa sumpa. But now, when we receive the, when we believe the gospel, when we are baptized in the name of Jesus Christ, we are redeemed. Tinubos tayo mula sa sumpa. Wala ka na sa kahirapan. Wala ka na sa sumpa. Tinubos ka na ng ating malapinon. You have to claim it. You have to fight what is really yours. Ipaglaban mo ano yung para sa'yo. Dahil yun ang gusto ng ating malapinon. Amen? Di ba mga Israelita? Galit ang ating malapinon noong sila, yung mga kasama ng mga Israelites ay natakot na angkinin yung lupang pangako, yung Kanaan, yung lupang pangako. Natakot sila angkinin, samantala ang sinabi ng malapinon, binigay ko na sa inyo ang lupang pangako. Bago sila umalis sa Egypt, pinangakuan na sila, I have given you the land of promise. Binigay ko na sa inyo ang lupang pangako. Pero wala pa sila doon. Pero sabi lang malapinon, binigay ko na sa inyo. Nasa Egypt pa sila. Nung pinadala si Moses para makalaya ang mga Israelita sa pagkabilanggo, sa pagkailipin sa Egypt. Pinadala si Moses to rescue them from the bondage of the Egyptians. Ganun din tayo. Nung tayo'y nasa Egypt, nasa Egypto ng kasalanan, may taong pinadala ang Diyos. Who is that? No other than our beloved pastor, Evangelist Willis Arameda. A man sent from God, pinadala, nagkrusada, at tayo'y naniwala, nangaral, hindi lamang salita, kundi kasama ang kapangyarihan, kumalik tayo, tayo'y pinalaya sa karamdaman, pinalaya sa kasalanan, pinagpana. Kaya tayo ngayon ay nabalik na sa tunay na may-ari na ating buhay, ang Diyos na buhay, our Lord Jesus Christ. Anong sabi ng malapinon kay Moses? Pinigay ko na sa inyo ang lupang pangako. Pero nasa Egypt pa sila. Paalis pa lang sila sa Egypt. Pero ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko na. Wala pa sila doon sa Kanaan, sa lupang pangako. Pero ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko na. Yung mga salita na yan ay sinasabi rin sa atin ngayon. Sa'yo ngayon na nalulungkot, sa'yo na may sakit, sa'yo na mayroong dumadanas ng kahirapan, sinasabi ng malapinon sa'yo, binigay ko na sa'yo ang aking pagpapala. Magaling ka na, pinagpala ka na, malaya ka na. Pareho din sinasabi ng malapinon sa mga Israelita, sinabi, binigay ko na sa inyo. Yung iba po, nung malapit na sila sa lupang pangako, yung iba ay umurong dahil maraming kalaban. Malalakas ang kalaban, malalaki. Mga higante ang kalaban. Ang iba ay umatras na takot. Kaya ano nangyari? Hindi nila naangkin yung pangako ng Diyos. Nakalimutan nila ang sinabi ng mga Panginoon na ibinigay ko na. Tapat ang Diyos na mahal. Pag sinabi niyang ibinigay na, ibinigay niya na yan. All you have to do is to fight for it. Hawakan mo yan at angkinin mo. At mapapapunta sa'yo. Pag binigay ng Diyos, may kondisyon. Ibig sabihin ng Panginoon, binigay ko na sa'yo, ngunit, makipaglaban ka para mapapunta sa'yo yan. Be courageous! Magpakatapang ka sa panampalataya, magpakalakas ka para yung binigay ko sa'yo ay mapunta sa'yo. Binigay na sa'yo yan, ngunit, kailangan mong gumawa. Kailangan mong manampalataya. Kailangan mong humakbang. Kailangan mong sumunod sa tinig ng Diyos para yung pangako na yan ay maging katotohanan. Yan ang sinasabi ng banal na kasalanan. Nasa atin na ba? Nasa atin na. Pinagpala kayo dahil nandito kayo, ibig sabihin, you are fighting for it.
Yung nagpapatuloy, ibig sabihin, yun yung mga nakipaglaban para yung pangako ay mapunta sa kanya. Tayo yun, dahil tayo hindi tumitigil. Kahit na may mga problema, kahit may pandemic, tuloy ang gawain ng ating mahal na para. Amen? Inuusig lahat ang gawain natin. Ang gawain ng Diyos sa pangunang malapas. Inuusig. Pero, hindi po tumitigil. Tuloy na tuloy. Bakit? Bakit ginagawa? Bakit gusto ng malapin ituloy? Kasi, gusto ng malapin nun, maangkin natin yung tagumpay. Amen? Sumigaw na malaking tinig, malakas sa tinig ang mahal na Panginoon. Katulad daw ng liyong o matungal dito sa verse 3, Revelation chapter 10. And cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders had uttered their voices. Nung sumigaw mahal na Panginoon, mayroong pitong kulog. Nung verse 4, nung tumunog yung pitong kulog, isusulat na sana ni John, dahil siya nakakita ng pangitain, at narinig niya ang tinig galing sa langit, sinasabi sa kanya, selyuhan mo ang mga bagay na sinabi ng pitong kulog, at huwag mong isulat. Huwag mo raw isulat. Ngayon, basahin natin si Daniel, bakit kailangan daw, huwag daw isulat. Hindi naman kasi literal na huwag isulat. Narinig niya, isinulat, lahat ng narinig ni Juan sa pangitan, isinulat. Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, huwag mo isulat, sabihin, huwag mo munang ipahayag ang kapahayagan ng pitong kulog. Kasi hindi pa yan panahon sabihin at that time. Kailan dapat nalaman yan? The book of Daniel chapter 12, verse 7 up to 13. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, ang talata po ay 7 hanggang talatang 13. At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit na kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog na kanyang itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit. At sumumpa sa pamamagitan na nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon at pagkakanilang natapos na mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat ng bagay na ito ay matatapos. At aking narinig, ngunit di ko naunawa nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masama na makakaunawa, ngunit silang pantas at magkakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susurugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira at magkakaroon ng 1,290 araw. Mapalad siya naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari sapagkat ikaw ay magpahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. And I heard the man clothed in linen and which was upon the waters of the river, with the of his right hand, and swear by him that liveth forever and ever, it shall be for a time, times and a half, and a half. Kung nasundan niyo yan, pag sinabi yung time, times and a half, ibig sabihin yan, 3 taon at kalahati. Kaya pala, hindi muna pinahayag kay Juan yung
tinig ng pitong kulog, the seven thunders. Kung may time, pababasahin natin, what are the seven thunders? Kasi yan po ay metaphoric o symbol, symbolical. Maya, mababasa natin, ano ba yung pitong kulog na yan? Hindi pinapasulat kay Juan, ibig sabihin, hindi pa panahon at that time. Kasi matagal pa yun nangyari nung pinakita, doon pa yun. That was thousands of years ago, or hundreds of years ago. Ngayon, ipapahayag yung seven thunders, ang sinabi dito sa Daniel, pagdating ng panahon, mga panahon at kalahati, ibig sabihin, 3.5 years, yun ipapahayag yun. Yun ang kabuuan ng seven thunders. Ibig sabihin ng 3.5 years, tinutukoy na 3.5 years, idirekta na natin yung 3 taon at kalahati na the greatest tribulation. Yung kahirapan sa mundo na 3 taon at kalahati, kailan mayayari? After the rapture, pagkatapos ng pagdagit ng mga banal, din mayroon ditong kahirapan, the greatest tribulation, 3.5 years. Yung 3.5 years na tinutukoy, yan po yung paghahari ng Antichrist. Amen? Yun na po yung tatawag na one world religion, one world military, one world currency, one world government. Yung mundo natin ngayon, ito na po yung nangyayari. Papunta na doon sa one world government, one world religion. Kung nakita sa mga balita, nagpirmahan na po ang maraming mga religious leaders sa mundo. One world religion. Ako nakita ko personal sa balita. At tinutukoy niyan, half times and half time, tinusukoy sa Daniel. Ibig sabihin, the 3.5 years, the greatest tribulation. Ibig sabihin niyan, doon mahayag yung pitong kulog. Doon, ito na. Tuloy pa natin. Sa verse 8, and I heard but understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said to me, go there with Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Yung mga salita ay sinilyuhan, isinara hanggang sa panahon ng katapusan. Ano yung katapusan? Yung the greatest tribulation. Yung nahuhuling na itirang 3 taon at kalahati sa mundo. Na mangyayari yan after the rapture. Naka-ready na po lahat yung mangyayari, naka-forma na, naka-ready na, naka-umang na lahat ang mangyayari. Magkakaroon na ng isang pera sa buong mundo, cashless society, new world order, lahat po yan naka-ready in our time. Ang inihintay na lamang ay pagdagit ng mga banal. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen! So, sinabi kay John the Beloved, huwag mo isulat. Pero isinulat sa Biblia. Yung nga lang, ibig sabihin na huwag isulat, huwag mo munang ipangaral dahil hindi pa yan panahon. Dahil mangyayari lang yan at the last days before the second coming of our Lord Jesus Christ. Nandito po yung pitong kulog. Sa verse 6 ng, chapter 6 ng Revelation, nandito po yung pitong kulog na sinabi ng mahal na Pinong kay Juan, huwag mong isulat yung pitong kulog. Ito po yung pitong kulog. Revelation chapter 6, verse 1. Tuloy-tuloy lang ang basa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 6, ang talata po'y 1 hanggang talatang 8. At nakita ko ng buksa ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siyang yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na sinasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula
at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpataya ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsabi, "Halika!" At tumingin ako. At narito, ang isang kabayong maitim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo at sa isang denaryo ay tatlong takal na sebada. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsabi, "Halika!" At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng ganit ng hayop sa lupa. Bakit natin nasabi na ito yung pitong kulog? Kasi yung pitong kulog, nung kumulog, sabi, "Huwag mo muna isulat." Ibig sabihin, hindi pa panahon para ipahayag mo. Kasi mangyayari lang yan in the end times. Kailan ang end times? Sa sinutukoy yan, in our time today. Amen? Kaya sa verse 6, sa sinabi, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were that noise of thunder. Nandito naman yung thunder. Kanina, sa chapter 10 Revelation, tinig ng thunder. Hindi pinahayag kay Juan. Nandito sa verse, chapter 6, tinig ng thunder, ipinahayag. Anong sabi dyan? Una, ano yung nilalaman ng pitong kulog? Una, sa verse 2 ng chapter 6 ng Revelation, unang lumabas, nung buksan yung tatak, yung itinago, binuksan yung tatak, ano nakita? At tuminakot na rito ang isang kabayong puti, maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang buso, at binigyan siya ng isang putong, at siya ay yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. That is the Antichrist. Tatlong kabayo yan, o apat na kabayo, iba-ibang mukha ng Antikristo. Unang lumabas ay yung maputing kabayo. Maputi, simbolo ng kalinisan. Pero kunwari lang kalinisan. Kunwari banal yung Antichrist. Yan po yung tukoy. Nagkukunwari lang. Kabayo, pag sinabi sa Biblia, kabayo, simbolo ng kapangyarihan and authority. May authority sila dito, yung Antichrist. So, nakakabayong puti, ibig sabihin, kunwari, maka-Diyos. But sa katunayan, hindi maka-Diyos, kaaway ng Diyos. Deceiver! Yan po Antichrist, mandaraya. Amen? Salamat sa malapay noon, ang anak ng Diyos ay hindi na kayang dayain ng kaaway. Anong nakita? Nung lumabas yung maputing kabayo, mayroon nakaupo doon at mayroong busog. Sa English kasi, bow. Bow. Pag sinabing bow, busog, may kasamang araw. Pero dito, lumabas lang, yung nakasakay sa maputing kabayo ng Antichrist, mayroon lang bow. Walang araw. Mayroong busog pero walang pana. Tama? Ibig sabihin, siya ay blapper lang. Nananakot lang. Dinandadaya lang. Wala sang tunay na kapangyarihan. Ang tunay na authority ay nasa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Ikaw ba naman magdadala ka ng bow o busog pero walang pana? Hindi pwede magkasama yan. Pag may busog, may kasamang pana. Ito walang pana. Parang baril. May dala kang baril, wala namang bala. Di ba? Magtubo ka naman magdala ng baril na walang bala, ibig sabihin, nananakot ka lang. Amen ba? Parang ganito ang Antichrist.
May dalang busog pero walang pana. Ibig sabihin, nang bablap lang, nang dadaya lang. Hallelujah! Yan ang Antichrist! He's just deceiving the people. But the true power, the true authority, nasa tunay na iglesia ng ating manapeno. Hindi kaya lupigin ang tunay na iglesia. Kaya nga, walang ragumpay ng mga masamang tao sa man of God, ating mga pastor. Why? Because the true power and authority are in the true church of Jesus Christ. Jesus is power. Jesus is salvation. Siya ang tunay na makapangyarihan. Antichrist is just a blabber. Nang i-intimidate lang. He is the master of deceit and intimidation. Ganun yan. Pag natakot ka, tatakutin ka lalo. Pero, pag malalaman mo, ikaw ay anak ng Diyos, you are the member of the true church of Jesus Christ, hindi siya magtatagumpay laban sa'yo. Amen? Yan po yung unang kabayo. Unang mukha ng Antichrist. Verse 3, and we had opened the second seal. Ano sabi yan? Verse 4, and there went out another horse that was red. Ayan. Isang mukha ng Antichrist. Kabayo na kulay o mapula, sabi niya. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan. Ayan. That is symbol of war. Matagal na yung mga gera. Hanggang ngayon, maraming gera. Inamahal. Sino pa may gawa? Antichrist. Sila ang author ng mga gera. At pinagkaloobang mag-alis na sa lupa ng kapayapaan at upang mga patayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ibig sabihin, Antichrist has the authority to destroy. Meron sa kaparihan na mga tao ay guluhin at magpatayan. Nangyayari ba, minamahal? Mahal? Nangyayari. Pero sa huling panahon, mas malala in the end times. Mas malala. Pero marami lang, yun ang gawain natin Christ, to destroy the lives of many people. Binigyan siya ng malaking tabak. Ibig sabihin malaking tabak, malaking kapangyarihan para puksain ang mga tao. Nangyayari yan. Inamahan. Anong sabi dyan? Pero sabi ng Biblia, hindi niya kaya raw saktan. Ang sinabi dito sa verse 6, and I heard the voice in the midst of the poor beast say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou heart not the oil and the wine. Yung mga pamin, gira, kahirapan, gawa ng Satanas through the Antichrist nandito sa mundo, sabi, huwag mo lang nasasaktan ang alak, ang langis at ang alak. Huwag mo raw sasaktan. Saktan mo lahat ang tao, pero huwag mong sasaktan ang langis at ang alak. Ibig sabihin, huwag mong saktan yung mga taong may langis at ang alak. Ibig sabihin ng langis, Holy Spirit, alak, Holy Spirit. Diba sa Apostle Lord? Sa Biblia, pag sinabing oil, pag sinabing wine, are symbol of the Holy Spirit. Palapakan natin manapino. May Holy Spirit ba tayo? Meron ba? Meron! Pag nandito ka sa tunay na gawain, you're baptized in the name of Jesus Christ, you have the measure of the Holy Spirit. Mayroon kang Banespirito. Nasa iyo na yan. Paano mo pagningasin ang Banespirito? But, initially, you have your Holy Spirit. Amen? Ang sabi, huwag mong saktan ang langis at ang alak. Ibig sabihin, huwag mong saktan yung mga taong may Holy Spirit. Hindi kaya saktan ng demonyo ang taong may Holy Spirit, ang tao, membro ng tunay na iglesia ng ating mahalapan. Bakit sinasabi nila, bakit yung alak, simbolo ng Holy Spirit? Tignan mo yung, kasi yung alak, ano bang ginagawa ng alak sa buhay ng isang tao? Tignan mo yung alak na yung taong mahiyain, pag nalasing yan ang alak, anong ginagawa? Nawawalang hiya. Nawawala yung hiya pala. Nawawala yung hiya. Di ba? Di ba? Yung taong mahiyain, pag nalasing niya, nakainom ng alak, nagiging
Nawawala yung hiya. Di ba? Nagiging matapang. Tinan mo yung lasing. Kahit masuray-suray, tapang yan. Sino ang matapang dyan? Lumabas kayo. Kaya yun ang simbolo ng Holy Spirit. Pag nasa yung Holy Spirit, ikaw ay tunay na matapang. Kaya yung alak, simbolo ng Holy Spirit sa Biblia. Pero bawal ang Kristiyano uminom ng alak. Bawal maglaseng. Simbolo ng Holy Spirit ang alak kasi ang alak nagpapasigla sa tao at nagbibigay katapangan sa tao. Ganyan ang Spirit. Pag nasa yung Spirit, magiging matapang ka. Sumarap sa mga pagsubok. Hindi ka natakot sa gawa ng kaaway. Bakit? Nasa iyo ang Diyos, ang Holy Spirit. Siya mismo yan, si Jesus Christ. Alak o langis. Langis din, simbolo ng Holy Spirit. Nung araw kasi, yung ilawan ng araw, ang ginagamit ay langis. In our time, ang ginagamit na yung mga gas na ang ginagamit. Pero originally, ang mga ilawan ng araw, langis ang ginagamit. So, simbolo rin ng langis ng Holy Spirit kasi hindi po ilaw yung ilawan pag walang langis. Ganun din sa atin. Hindi magigita yung mabubuting gawa ng Diyos sa buhay natin kung wala yung Holy Spirit. Kaya nga tayo nagbago. Kaya nga tayo'y nawala sa kasalanan kasi suma sa atin na ang Holy Spirit. Amen? Yung sinabi dyan, huwag mo raw saktan ang langis at ang alak. Huwag mo raw saktan yung mga taong may langis at ang may alak. Ibig sabihin mga taong, my Holy Spirit. So lumabas, another isang mukha ng Antichrist, mapulang kabayo. Ibig sabihin, pagpapatayan, kaguluhan. Nangyari ba? Nangyayari. Pero sa end time, magiging malala. Magiging malala. Maraming papatayin ang Antichrist. Pero hindi nila kaya patayin ang mga taong membro ng tunay na iglesia ng ating malapay. Hallelujah. Verse 5. And when opened the third seal, yan, ikatlong tatak. Ito yung kulog. Pito yan eh. Pitong tatak yan. Pitong kulog yan. Ayan. Yung binuksan ng ikapitong kulog, ano sabi dyan? I beheld and lo, a black horse. Isang maitim na kabayo, yung ikatlong kulog, ikatlong tatak. At ang nakasakay doon ay mayroon mga fair balances in his hand. Anong sabi dyan? And heard a voice in the midst of the poor beast, a measure of wheat for a penny. Ibig sabihin ng black horse, ibig sabihin ng maitim na kabayo ay pamen, kahirapan, gutom, mahal ang mga bilihin. Ayan, gano mo? A measure of wheat for a penny. Biro mo, malita na sukat yung salapi ng isang tao, isang salapi na mahalaga, ang nabibili mo lang, isang taka lang na trigo. Di sabihin yan, yung black horse, symbol of famine, kahirapan. Ngayayari ba ang kahirapan? Matindi, ang dami nagugutom. Yan na po, nangyayari na po yan. Ngayon, inamahan. Ikaapat na kulog, ikaapat na tak. At binuksan ko, and when opened the fourth seal, I heard. Verse 8. And I look and behold, a pale horse. Isang maputlang kabayo. And his name that sat on him was Death. At yung pangalan na kaupo doon na kamatayan, at ang impyerno ay sumusunod sa kanya, at binigyan sa kapahirian upang patayin ang ikaapat na tao. The fourth part of the population of the earth. Papatayin ang ikaapat na bahagi ng tao sa buong mundo. Kung ang tao ngayon sa buong mundo ay, sabi natin, 8 billion, ikaapat na bahagi, 2 billion. Tama ba? Tama ba? Inamahan? Ikaapat na bahagi ng 8 billion, approximately 8 billion, ikaapat na bahagi ay, hindi ako nagkamali, 2 billion. Isa yan sa purpose na papatayin ang maraming tao ng Antichrist.
At marami silang instrumento gagamitin to destroy the lives of many people. And this is happening in our time today. Alam na lang po natin, minamahan, kahit di tayo magsalita, alam natin anong ginagawa para pumatay na maraming tao. This is happening in the world today. At ang ikahuli, yun lang nga, ikahuli, yung maputlang kabayo. Unang lumabas ay maputi, ikalawa mapula, ikatatlo maitim. Paghaluin mo yung color, kumuha ka ng color. Kumuha ka ng pintura na kulay itim, kulay pula, at kulay puti. Puti, pula, itim. Paghaluin mo. Haluin mo yan. Isang takal na, isang basong puti na pintura, isang basong pula na pintura, isang basong itim na pintura. Paghaluin mo, ano lalabas? Maputlang pintura. Kaya ikaapat na kabayo lumabas, maputla. Pagkatapos ng puting kabayo, pagkatapos ng mapula, pagkatapos ng maitim, ang lumabas, maputlang kabayo. Ibig sabihin, pinagsama-sama ng Antichrist sa huling panahon, ang lahat ng kanyang kasamaan para sirain ang buhay ng tao sa buong mundo. He will enhance his wickedness. Kanyang palalakasin ang kanyang kasamaan para pamatay ng mga tao. Yun ang ibig sabihin. Paghaluluin na lahat, lahat ng kasamaan niya, during the end time, lalo na after the rapture, pagdagat ng mga banal, lahat po yan, sobra ng kasamaan. Wala nang sasantuhin, lamahan, kasi wala na dito yung alak, wala na dito ang langis, wala na yung mga taong may langis na pumipigil sa kapahin ng Satanas, kaya lahat na gawin na niya, pinapala kayo, tayo, sapagkat bago mangyari yan, the rapture will take place. Amen? Napakalinaw, pinagpala ang mga anak ng Diyos. Kaya nga, minamahal, yun na natin basahin lahat yan kasi mahaba. Hanggang doon lang tayo sa verse 8. Kaya nga, anong sinabi dyan? Sa pagtunog ng huling trompeta ay dadagitin ang mga banal. The last trumpet. Huling talata, binasa na natin yan last Friday. Matthew chapter 24, verse 31. Pakibasa. Matthew 24, 31. Para maintindihan natin yung sinasabi dito na last trumpet, huling trumpeta bago dagitin ng mga banal. Kasi may huling trumpeta bago dagitin ng mga banal. Kailangan malaman natin, anong nangyayari na ba yung trumpeta na ba yan? Nandito ba yung trumpet na yan? Nangyayari ba? Magsasabi po ang banal na kasulatan. Hello, dito po sa aklat ng Matthew 24, versikulo 31. Ganito po ang sinasabi. At susunugin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin na sanglibutan ay na sanglibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Amen. Ayan o. Sabagkat yung magkagayoy magkaroon ng malaking 31. And he shall send his angels, verse 31, Matthew 24, with the great sound of the trumpet. Ayan, no? And they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Susugin daw niya ang kaya mga anghel. Sa Revelation chapter 2, 3, yung anghel tinutukoy ay mga mangangaral ng Diyos. Angels. Ibig sabihin, mga messenger, mga pinadala ng Diyos para mangaral before the end times. Amen? Anong ipapangaral nila? Pangangaral, the message of the hour. What is the message of the hour in the Bible? Magpakabanal ka, humiwalay ka sa kasalanan, huwag mo ibigin ang sanlibutan para kasama ka sa pagdagit ng mga banal. That is the message of the hour before the rapture will take place.
Sabi ng Revelation chapter 3, he who overcomes shall inherit all things. Ang magtatagumpay ay magmamanahin lahat ng bagay. Sino ang tinutukoy sa Biblia na overcomer, yung nagtatagumpay? Saan magtatagumpay? Sa sanlibutan, sa kasalanan. Yan po ang tinutukoy. Kung gusto mo makasama sa rapture, you have to overcome the devil and overcome the flesh and overcome the world. Tatlo yan. Makailangan magtagumpayan mo. Sanlibutan, laman, at kasalanan. Pag natatalo mo yan, tatlo na yan, you are an overcomer. Kasama ka sa pagdagit ng mga banal. Tayo yun, sapagkat nasa atin ang Espiritu Santo, nasa atin ang gabay ng Diyos, nasa atin ang katotohanan, tayo yung overcomer. Kung tayo nagkakamali, tayo'y nagsisisi, pinapatawad, we are an overcomer. Huwag ka lang mabuhay sa kasalanan, himiwalay ka sa kasalanan, ikaw ay overcomer. Yan po sinasabi. At kayong susuguin ang kanyang mga anghel, mga messengers, mga mangaral, mga totoong mangaral, sa panguna, in our time, sa tuwing iglesia, sa totoong iglesia, sa panguna natin, mga pastor, the true man of God, and with the great sound of the trumpet, hindi natin ispaw yan, maraming kasama yan, pag sinabing sound of trumpet, the sound of warning. Pag sinabing warning, pagpaalala sa mga tao, kung hindi ka paligtas, panahon na para magsisi ka. Panahon na para magbago ka. Kung Kristiyano ka na, panahon na para magpakainit ka. Yun ang sound of trumpet. Amen? And they shall gather together his elect from the four winds of heaven. Ipunin ang mga elect. Ibig sabihin, ang mga elect ay paghahandain, pagkakaisahin. Ang mga elect. Ibig sabihin, elect, mga pinili, church of God. Sa Biblia, pag sinabing elect, the church of Jesus Christ, they are the elect of God. 2 John chapter 1, verse 1. Hindi natin basahin. Isulat nyo na lang. Pag sinabing elect, the church of Jesus Christ, this is the elect of God. Iglesia ng Diyos, tayo, kayo, na hiniwalay sa kasalanan, binago ng Diyos, pinaghimalaan ng mahal na Panginoon, ang tawag sa atin, elect of God. Pinili ng Diyos. Church of God, elect of God. Amen? Ipunin daw ang mga elect, sabihin, pagkakaisahin. Yan po yan. With a great sound of the trumpet, pangangaral ng totoong pangangaralan, sound doctrine. Sound doctrine. Magaling na aral. Pag sinabi sa Biblia, magaling na aral, masakit sa tenga ng iba ang sound doctrine. Kasi puro yan paghiwalay sa kasalanan. Paghiwalay sa mga tukso, yun ang soundtrack sa Biblia. Paghiwalay sa masama, pangbuhay ng banal at matuwid, yan ang sound doctrine. Masakit sa tingin ng iba, pero sa mga sa tuloy na iglesia, yan ay mas matamis. Bakit? Yan ang ating buhay. Hiwalay tayo sa kasalanan. Tayo ay hindi taga-sanlibutan. Tayo ay mga anak ng Diyos, tagapagmana na buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:51, sa huling pagtunog ng trompeta. Although sa Biblia, mayroon ding trumpet na sinasabi sa Revelation chapter 4, verse 1. Pag rapture, mayroon ding trumpet na matitinig. Ang tinutukoy naman na trumpet, tinig ng malapinon. Pagtawag na. Pagtawag na sa mga kasama. Tatawagin. Hindi sinasabi kung babanggitin ba ang pangalan natin isa-isa? Ang sinabi lang sa Biblia, trompeta na tinig na marapinong, tatawagin ang church. Revelation chapter 4. Hindi natin basahin yan. Nandiyan yun. Ayan. Sinulat na rin nila. Ibasahin na rin natin. Ilagay na rin nila dyan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. That is rapture. Pag rapture kasi, bukas ang pinto sa langit. At ang unang tinig na narinig ko, aking narinig ay gaya ng isang pakakayon. Trumpet. Tinig ng Diyos katulad ng trumpet. At nakipag-usap sa akin at sa isa at ay sa isang nagsasabi. Nakipag-usap. Oh. Pagdagit ng mabanal, tatawagin tayo. Nakipag-usap ang Diyos sa atin.
tatawagin ka. Baka isa-isa tayong tatawagin. Dahil nagtagumpay ka, dahil namuhay ka ng banal, baka yun ang sasabihin. Dahil ikaw ay nagtsaga, dahil ikaw ay nagpatuloy, kahit nainitan ka, kahit may pandemya, tuloy-tuloy ka nagpupuri. Tatawagin, halika, umakyat ka na dito. Palakpakan natin, malapayin noon. Amen? Yan ang sabi dyan. Nakipag-usap sa akin ay sa isang tinig na nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat na yan. Umakyat ka dito. Masahin mo isang talata, ipapakita na ng Diyos yung mga nasa langit at ipapakita rin yung mga naiwan sa lupa. Masahin mo lahat yan. Umakyat ka na dito. Nakipag-usap sa atin dahil nagtagumpay ka. Well done. Mabuting gawa, matapat na alipin, umakyat ka na rito. Yun ang sasabihin marahil na ating mga Pinoy. Kaya kayo na matatapat, pinagpala kayo. Dahil pagbalik mga Pinoy, isa-isang maririnig natin ang tinig na katulad ng pakakak. That is the last trumpet o yung tinig ng pagtawag na. Pero yung huling trumpet na tutukoy na sa Corinthians 15, huling pangangaral bago ipagbawal ang pangangaral sa buong mundo. Yan po ang meaning yan, kung babasahin mo lahat. Sinabi sa 1 Corinthians 15 na last trumpet bago dagitin ng mga banal ay huling pangangaral. Darating araw, pipigilin na wala ng mangangaral. Pipigilin ang Antichrist. All the churches will be closed. Isasara lahat. Sinasabi yan. Pipigilin na lahat. Huhulihin na lahat. Hindi ka na nakabili ng pagkain. You cannot travel anymore if you have not the mark of the beast or the number of his name. Pag wala ka ng tatak, wala ka pang tatak, you cannot travel anymore. Kung nasa ibang bansa ka, hindi ka na makakauwi sa Pilipinas. Pag wala kang tatak, pipigilin, pati pagsamba, pipigilin. But before that happens, the rapture will take place. Bago yan lumala, dadagitin ang mga banal. Kailan? Sa huling trumpeta. Ibig sabihin huling pangangaral, bago ipagbawal ang pangangaral. Nandito na ba tayo sa ganyang panahon? Nandito na ba tayo sa ganyang panahon? The last trumpet is sounding today. Ang huling pangangaral na pagwawarning ng mga Kristiyano, magpakainit na, maglingkod na, mamuhay na ng matuwid, ito na. This is the time of the last trumpet. Kasi darating ang araw, darating ang panahon, hindi natin alam mga ilang buwan o ilang taon pa mula ngayon o ilang buwan na lang o ilang araw, hindi natin alam. Patitigilin na, wala na mangangaral. So the last trumpet, ang huling pangangaral ay nandito ngayon. The last trumpet, the rapture with take place after the rapture, ang pagdating ng banal ay mangyayari sa huling pangangaral. Ibig sabihin, bago ipatigil ang pangangaral, bago isara lahat ng iglesia, ang mga Kristiyano, bago hulihin at ipagbawal, madadagitin ang mga banal. This is now the time of the last trumpet. Palapakan natin ating malapayin. Hallelujah! Kaya pinagpala tayo, yung mga pagsubok natin, huwag natin tingnan. Tingnan natin yung pangako ng ating mahal na Jesus. You fight your battles. About isa sa atin na meron tayong struggle. We are struggling to win our battles. But the promise of our Lord Jesus Christ, I will never leave you nor forsake you. Labanan mo ang may struggle mo. Magpatuloy ka. Huwag kang manghina. Huwag kang malapaypay. Magpakalakas ka. Because the battle is not yours, but the Lord's. Labanan hindi sa tao, labanan ng Diyos ito. Kumapit lang tayo, patuloy lang tayo na maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, hallelujah, so sing the song. Pusong dalisay, habang tayo maawit, inamahal. Ang makasama sa pagdangit ng mga banal ay mga Kristiyanong puso. Dalisay ang puso. Mangyayari lang po dalisay ang puso natin. Pag tuloy-tuloy tayo, nililikod sa malapit.
Pag hindi tayo naglilingkod, hindi na magiging dalisay natin yung puso. Pero habang tayo nagpapatuloy, mayroon tayong pusong dalisay. Habang inawit natin ito, sumamba tayo minsan pa bago tayo manalangin sa ating malapay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhay mo awitin ito, minamahal. Kapag ang sa'yo nagmamahal, isang puso sa'yo, wala halalanan. Isang puso, pinipi mo, mahal, dahil sa mga baguhan. Gusto mo matanggap ang mahal, kagalingan, pagpapala. Magsisisi tayo. Pusong tapat ang nasa iyo'y nagmamahal, isang puso sa'yo, wala kailangan. Isang puso sa'yo, wala kailangan. Ang buong pag-uwi sa'yo, isang puso sa iyo, walang kailangan. Isang puso na tinitibo na ikaw parangalan.
yabang. Isang pusong tapat na sa'yo. Yes, Lord, hallelujah! Isang pusong dalisay ang kailangan natin. Kasi laging pusong dalisay, una palagi ang pagtibok para sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. To love the Lord and to love others. Hindi po ito inibig mo ang Diyos, Diyos lang. Kailangan pati kapwa mo, ibigin mo din. Kasama yan. If you love others, then you love the Lord. If you love the Lord, then you love others. Malinaw man sa lahat, maraming pagsubok ang mga anak ng Diyos. Ang mga matuwid, maraming pagsubok. Ang mga tunay na Kristiyano, maraming pagsubok. Ngunit, ang mahal na Panginoon ay lagi siyang nililigtas. Hallelujah! Jesus ay buhay na pagkabait ng mga Panginoon. We're just human. Sometimes we stumble. Sometimes we fall. But Jesus is there to save us and to rescue us. Oh my Jesus! Hallelujah! Huwag ka lang mag-asawang magpuri, maglingkod. Hindi ka kailanman pababayaan na ating malabayan na. Kung nasasaktan ka, ibigay mo yan sa malapinoon. Lahat ng mga kabalisan mo, ibigay mo. Bahala ang ating malapinoon. Sabagat siya Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa. Salamat sa malapinan. Salamat sa mga magulang tayo sa malapinan. Nagmamalasakit sa atin. The whole beloved parents and the whole beloved of me, the family. Nagmamalasakit sa menag ng Diyos. Hallelujah! Pinagpala ka at nandito ka sa tunay na gawain. Ang mga itinalaga dito, tunay na mga tao ng Diyos sa ating malapusto, beloved family. May manasakit sa mga kaluluwa. May pagmamahal sa mga kapwa. Kaya pinagpala ka, nandito tayo. Ano man ang kahirapan natin, baliwala yan. Tayo'y naghihintay sa pagdakit ng mga banal. Hallelujah! Bago tayo manalangin sa mga may sakit, mayroon po tayong baguhan, mayroon nakadalo. Pinagpala kayo natin, malapinaw, nandito kayo. Hindi po kayo may gusto. Bakit nandito po kayo sa araw nito? Yan ay programa na ating malapinaw.
para matanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas. Gusto mo pumunta sa langit, gusto mo maligtas sa pandemya, gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno, gusto mo maligtas sa kasalanan, isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa ebanghelyo ng ating Malapino. Ang ebanghelyo ng Malapino ay mabuting balita na ang Diyos na sa langit din nakikita nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay. Yan po ang ebanghelyo. Nung kanyang kamatayan, diyan tayo pinatawad. Ang kanyang dugo na nabuho sa krus, yan ang naglinis sa ating kasalanan. Siya nilibing, nabuhay sa maguli. Ibig sabihin, nabuhay sa tinalo niya pati kamatayan. He conquered death! Tinalo ang kamatayan. Kaya kung tatanggapin mo siya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang una mong gagawin. Maniwala ka sa ebanghelyo. Ikalawa, kailangan ng tao ang pagsisisi. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan. Ang pagsisisi po ay pagkamuhi sa kasalanan. Yun yung kalawa, pagsisisi. Ikatatlo, pagbautismo sa tubig sa pala ni Jesus. Lahat ang may sakit na magbabaguhan, nagbabautismo kayo mamaya, pag-ahon nyo, magaling na kayo sa pangalan ni Jesus. Yung nakaraang Sunday, mayroon po, 2 Sundays ago, mayroon po dito, taga San Ildefonso, Bulacan, paralyzed. Binautismohan, pag-uwi, sabi ng kapitbahay, di ba paralyzed yan? Bakit lumalakad na ng maayos? Nandun po. Wala po sila dito. Ibang kapatiran natin wala dito ngayon kasi open na po muli ating gawain sa San Ildefonso, Bulacan. Yung 2 Sundays ago na bautismohan, nandun na po. Sabi ng kapitbahay, sasama kami dyan sa Jesus Miracle. Nakita namin yung paralyzed, lumalakad, katapos mabautismuhan dito sa pangalan ni Jesus. So nang dalangin na ating ginagalang malaposto. Buhay ang Diyos natin. Wala imposible sa Kanya. Lahat ang bagay, kaya niya. Just obey the gospel of Jesus Christ. Magbautismo po mga baguhan, mamaya, pag-ahon nyo, magaling na kayo. Pinatawad niyo yung kasalanan. Ika-4 na reglamento, tanggapin mo ang banal na espiritu natin. Manalangin po tayo sa mga baguhan. Ngayon ang nakadalo, sundin nyo isang baikli at sinserong panalangin galing sa ating mga puso. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, mahal na pa yun, ako'y naniwala sa ebanghelyo. Na ikaw nga ang Diyos na hindi nakikita sa langit, nagkatawang tao, namatay sa krus sa Kalbaryo, yung banal na dugo na buhos para sa akin. Ikaw ay nilibing, ngunit ikatlong araw, muli ka ng nabuhay para sa akin. Malapin ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako yung silang hanggang sa mga oras na ito. Linisin niyo po ang aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan niyo banal na dugo na mago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, malapin ni Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at hanap ng buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan. Tagapagmana ng buhay na langgan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot na langin. Amen and amen and amen. Opo, mahalapin ang tumanggap sino sa hapong ito. Sa unang dalangin, mga pastor, patawarin niyo po yung kanilang kasalanan. Isulat yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas niyo po sila sa kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan, and loved ones. Save them and their family. Write their name, Lord, in the book of life. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Maging mga webcast viewers, gagaling kayo. Kahit sa panunod lang ninyo, sumunod lang kayo sa prayer dito sa unang dalangin, mga pastor. Kahit dyan sa webcast, gagaling kayo. Pati mga nandito, gagaling kayo. Malulutas ang problema ninyo. Believe, maniwala kayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Pilisus. Ilagay po yung mga kamay sa ulo lahat na may sakit. Ano mang klase ng sakit yan, ilagay yung kamay isang kamay sa ulo at isang kamay doon sa bahagi yung katawan na nandun ang karamdaman. At ang may problema, itas ng dalawang kamay. Kahit anong klase ng problema, pamilya, anak, buhay, sa unang dalangin na malugan, ating mga pastor, malulutas ang problema ninyo. Opo, dakilang ang masalangin sa matamis na pangalan, aming pinakamamahal, pinisus, sa unang dalangin ng man of God, aming ginagalang mga pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida. Pagaling niyo po lahat na may sakit sa hapong ito, aming kapatira, mga baguhan, sa mga webcast viewers, mga Pinoy, cancer, leukemia, diabetes, COVID, na maranas sa problema sa pananapi,
pagpalain mo sila. May sakit. Pagalingin mo sila. Malapit. Sa pangalan ni Jesus, heal them, O Lord. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, solve their problems. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kaaway, palayasin mo, mahal, palayasin mo. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng kahirapan, demonyo ng COVID, lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name, demon sickness, problems, I command you in Jesus' name. Kasal, kasal, right now, by the children of God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, in Jesus' name. Problem be solved, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na kayo? Pinagpala kayo? Tas ang kamay, sumigaw tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Puri natin, pinakamahalaga, ako po muna tayo sandali. Minamahal, mayroon po tayong tutuloy po natin ating community pantry last Monday. Minamahal, pinagpala po tayo, ginabit po kayo ng Diyos sa unang talayan at malapastor. Marami po yan, pumila na kababayan natin, napakadami. Hindi po namin akalain, napakadami. At tuwang-tuwa po sila, sabi nila, totoo yung Jesus Miracle Crusade. May pag-ibig daw talaga sa kapwa. Tuwang-tuwa. At yung mga leaflets natin, pinag-agawan nila, yung mga invitation natin, pinag-agawan. Ganyan ang tunay na gawa ng Malapaynoon. Kaya, tutuloy po natin yan, minamahal, dahil yung iba po, hindi natin nabigyan. Dahil habang tumatagal, hindi po kumuunti yung pila. Habang tumatagal, dumadami. Baliktad. Di ba dapat tumatagal, nawawala yung pila? Sa atin hindi. Habang tumatagal, humahaba yung pila. Na-traffic na dyan, sa harap na-traffic. Dahil pati kalsada, marami nakapila. Kaya hindi natin nabigyan lahat, minamahal. Sabi ng Biblia, it is more blessed to give than to receive. Sa Biblia nakasulat. Sa Biblia nakasulat. Yung mga pagbibigay, hain na kalugod-lugod sa Diyos. Well-pleasing to the Lord. You're giving, you're communicating, you're giving something for others. That is a sacrifice. Well-pleasing to the Lord. Handog na nakalulugod sa Malapaynoon. Hindi naman ang Diyos bababa dito, hindi na. Yung kapwa mo, yun na ang representasyon ng Malapaynoon. Pag inibig mo yung kapwa mo, inibig mo rin ang Diyos. Marami po nagugutom, nakapila po dyan. Iba bagong panganak, iba buntis. Talagang, dinayo tayo rito, pinagpala. Kaya, hindi. Pati yung bigas namin tinabi, nilabas namin. Pati pagkain ng mga worker, nilabas. Lunes yun, kayo Martes, fasting kami. Lunes, inami pala kapila. Habang tumatagal, dumadami yung pila. Kaya ang ginawa namin, yung aming budget na bigas, nilabas na rin namin. Kaya pag Martes, fasting kami. Pero yung kaligayahan naman, hindi kaya panitan. Oh my God! Napakasarap ba? Nagbibigay ka ba? Napakasarap ng pakiramdam. Para bang ang Diyos nandyan, kinayakap ka ng Malapaynoon. Biro mo yung mahalaga sa'yo, nirelease mo just for the love of, for others, dahil may nangailangan, tuwang-tuwa ang ating Malapaynoon. Purira Malapaynoon. Kaya bukas, alas 3 ng hapon, tuloy po. Mayroon na po tayo nagdala ng panibagong mga noodles. Diba? Lahat po lang hindi namin nabigyan, binigyan namin ng leaflet, pinirmahan namin sa likod. Sabi, bumalik kayo. Dahil pinabalik namin kasi nakakaawa, minamahal. Napaka-init dyan, tapos nakapila sila. Naubos na yung pinabigay natin na yung inyong dinonate, minamahal, na sako-sakong bigas, may mga gulay, mga kamatis, mga sibuyas, bawang, may mga noodles, mga dilata, ang dami po dyan, minamahal. Wala po natira, pati yung sa amin, na ilabas namin. Pero, tuwan-tuwa pa rin tayo. Amen? Ganyan naman na pastor natin eh. Yan ang tinuro naman na pastor. Gusto mo maraming pagpapala? Magbigay ka na mabigay. Ibabalik sa'yo na maraming beses. Sekreto yan. Kaya Malapastor, grabe. Pinagpala, sa lahat ng pinagpala. Kung pamilya natin, Malapastor, grabe. So blessed family. Why? Grabe Malapastor, brother, mama, dear.
walang pakialam, basta may nangailangan, go. Ganon sila. Kaya grabe ang balik ng ating binalik ng ating malapinon. So, mayroon po tayong, mayroon po dyan, kung hindi pa kayo makapagbigay, mayroon pa yung nagdala dyan ng ampalaya, may kamatis, may bigas. Kung hindi po makapamili, pwede pong pera, ibigay ninyo mamaya sa info. Kasi yung nakaraan natin na community pantry, may iba nagbigay ng pera. Kinagabihan, nagpunta kami ng Balintawak. Nangumpra kami doon, minamahal. Isang van, puno yan yung van natin, puno yan. May dahon, wala natira nung community country. Ubus lahat. Kaya kung wala kayong, hindi kayo nakapamili ng gulay, pwedeng pera na lang po. Kami pong mamili. Kasi namili po kami nakaraan, na mahal. Napakasarap pala mamili doon, talagang mura. O mayroon na ito lugar, mamayang gabi mamimili yung mga workers para po bukas community last batch ng second batch. Hindi natin alam kung mayroon pang darating na community pantry. Depende kung ano pong request natin, beloved Minister Pogs, kung tutuloy pa ba. Depende po yun. Hintay lang po tayo ng order na mahal. Kaya ang mga workers po ay nagbigay uli kami ngayon ng another 5 sacks of rice. Kami po nag-contribution kami mga workers para po sa ikalawang batch. Kasi nakaraan nag-contribute na kami ng 5 kaban na bigas. Ngayon po ay nag-contribute na kami, nag-contribution kami another 5 sacks of rice. Di ba rin na fasting kami kaunti, okay lang, walang problema. Total, hindi naman araw-araw ang community pantry. Minsan-minsan lang. Amen ba, inamahal? Kaya, anak, ipamigay natin yung last community country natin, more than 10 sacks of rice. Mga 15 siguro na ipamigay natin. Sino pang ginamit? Kayo. Marami mga dilata, mga noodles, iba-iba, may pera, may gulay. So, last batch po natin, itutuloy po natin. Kaya, inamahal, kukuha po tayo ng ating special offering. Special offering, ang iba na hindi maubos para sa ating ginagawang renovation, kasi marami na renovate, idadagdag natin sa community pantry. Yung inibibigay ngayon para sa ating special offering, o hindi po maubos yan, dadagdag natin sa community pantry. Yung iba po na gusto nyo pa magbigay, hindi kayo makapagdala ng in-kind, o hindi kayo nakapagdala ng bigas o dilata, pwede pong money na lang po ibigay ninyo kahit ang magkanong halaga. Depende na po sa makayanan ninyo. Diyan po sa end po bago kayo umuwi na mahal. At ang mahalapin po ang magbabalik sa inyo. Sa ating special offering para po sa ating renovation, inaayos po natin lahat yan, hindi pa natatapos. Diyan ang sobra niyan, dadagdagan natin sa community pantry bukas. Beloved Brother Jaime Limapi, beloved elder Brother Jaime Limapi, sa ating prayer, sa ating special offering. Brother Ray, ko na lang. Brother Ray, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Manalangin. Hallelujah. Dakilang pala po namin, Ama Diyos, sa mabanal, sa matamis, sa pangalan Jesus, malapanginoon. Malapanginoon, narito po yung mga anak, ang patapat ng kakalabi. Special offering, panalangin po namin. Na ito yung magbasa-basa pagpalaan natin. Balik ang maraming beses na papapala nagubod sa iyo. Sa unang dalangin po, beloved noble pastor, sa matamis ng pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung bakit ako'y pinili ko kina.
bless you, minamahal, kapalain ko ang lubusan, ating pinamil Jesus. Tuloy-tuloy po ang ating webcast, live telecast, o live webcast, tuloy-tuloy po yan. Binalik na po yung ating Wednesday and Friday. This coming Wednesday, mayroon na po tayong webcast. Amen? Then Friday, mayroon na po. Then Sunday, binalik na po yung ating webcast 3 times a week. Binalik na po naman ang Panginoon through the prayer of the man of God, beloved children. Nabalik na po yung ating webcast. Simula po sa Wednesday, mayroon na po tayong webcast. Tuloy-tuloy, 3 times. Amen? Everybody say praise the Lord. Di ba kayo natutuwa? Inamahal? Minamahal? Oh, dapat masaya tayo dahil nabalik na po yung ating live webcast ng buo. Ngayon, naka-live tayo ngayon. Nakaraan, Wednesday, Friday, wala. Ngayon naka-live. Pero sa next week, Wednesday, Friday, Sunday, mayroon na po tayong webcast. Tuloy-tuloy. Then tuloy-tuloy ating panambahan, minamahal, every Sunday, dito po, Wednesday, alauna ng hapon, alas 5 sa Miyerkules, naka-live, webcast din po tayo. Friday, overnight prayer, gabi, alas 10 ng gabi, mainit kayo, masarap sa gabi, minamahal, sa overnight prayer, alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 ng umaga, Sabado, naka-live, webcast po tayo. Then Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Ganun din ating gawain sa San Ildefonso ay naibalik na po every Tuesday, 1 p.m. Then Sunday, 10 a.m. kanina. Kaya wala po yung mga kapatiran natin sa San Ildefonso. Marami pa lang sila. More or less, mga 100 na sila doon. Bagong bukas lang yon. Lamahal. Kaya wala po natin sila kasama ngayon. Pero pinagpala, kahit wala sila, marami pa rin tayo. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Sa panalangin natin, malapastor. Lamahal. Kahit wala yung taga sa Ildefonso, ay punong-puno pa rin tayo hanggang sa labas, sumaapaw. Yan po ay sa prayer natin, mga pastor, beloved family, namahal. At ang tabayan po natin ng pagbubukas ng ating outreach sa Dako ng Candaba. Hindi pa natin alam kung kailan. I-update lang po namin kayo kung ang kapatiran natin ay ready na o hindi na po mahigpit doon. Ibabalik po natin gawain sa Candaba, Pampanga. Puri na natin ng God, bless you so much. Puri naman po noon. Tuloy-tuloy pa ating lahat. Huwag po tayo mag-send kung wala naman mabigat na dahilan. Purihin naman po yun. Tayo dumako na sa ating pansamantalang maghiwalay. Tumayo wala po tayo naman. Purihin na ating mahalapin Jesus. Bilabid pa rin ulang lumagaling sa ating pong pananalangin sa ating pansamantalang paghihiwalay. Amen. Praise God. God bless po sa ating bilabid na upi. Mga minamahal tayo magkasama na lang para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos sa mga banal, sa kataas-aasan, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal pa ng Jesus, sa wanadalaan po ng aming beloved Honorable Pastor, Wilde Salmeta, minsanang pamahal pa ng aming, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo po sa aming Sunday General Worship, kung saan maraming salamat po sa paglalangis mo po mula po pasimula. Hanggang sa uling bahagi, mula po sa pag-awit ng mga makalangang tangawitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patotoo at pasasalamat, maging sa mga ali-awitin po na aming mga beloved choir, maging sa mga pagkilos po ng iyong matamis, banal na presensya sa aming kalagitnaan, maging sa nagtapat po sa pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog. At dikit sa lahat, maraming salamat po sa banal na salita na inatid po na aming beloved mga aral ngayong hapong ito. At mahalang panahon, minsan pa kung paano nyo po kami pinag-ingatan patungo sa banal gawa nito. Gayun din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat isa hanggang kami makawi sa kanilang mga tahanan ng ligtas at malwalati. At muli, mahal panahon, mula nyo pa kami balik sa susunod na araw ng banal gawain upang sama-sama ka po namin muli pupurihin sa sambayin at pasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang samat na lang namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen, praise God.